Pinarangalan ang 103rd Infantry Raptor Brigade ng Battle Streamer Award kasabay ng pagdiriwang ng ika-86 na founding anniversary ng AFP matapos nitong madismantela ang Guerrilla Front 55 ng NPA. Narito ang report. The campaign streamer is presented to the 103rd Infantry Brigade for dismantling the Guerrilla Front 55 Southern Mindanao Regional Committee of the Communist Terrorist Group for the calendar year 2021. Tinanggap ng 103rd Raptor Brigade maging ang 27th Infantry Battalion ang Campaign Streamers Award. Ito'y kasabay ng pagdiriwang ng ika-86 na founding anniversary ng Armed Forces of the Philippines noong ika-21 ng Disyembre sa headquarters ng Camp Emilio Aguinaldo, Metro Manila. Matapos nilang madismantila ang Guerrilla Front 55 na nagtatangkang gapangin ang Pakibato District ng mabigo sila sa Davao del Norte at Bukidnon areas. Hindi madali para kay Lieutenant Colonel Victorino M. Senyo ang pagbuwag ng isang guerrilla front. Ayon sa kanya, ang partisipasyon ng lokal na gobyerno ay isa sa mga susi para gumana ang kanilang development at focus military operations sa kanilang area of operations. Sa patuloy na pagtulong ng gobyerno sa kanila, they really cut their ties from the communist terrorist group and condemn them. At sa kabila nito, ang suporta na dating ibinibigay nila sa communist terrorist group ay ibinaling sa government at sa military. At ito nga ay nagbunga ng mga napakagandang informasyon upang makatulong sa amin to engage the members of Guerrilla Front 55. Dagdag pa nito, mas tuloy-tuloy na ang pagpasok ng serbisyo ng gobyerno dahil sa kaliwat-kanang road construction. Patunay nito ang mahigit 47 people's organizations na nabuo sa 27th Infantry Battalion na nagbibigay pinansyal na tulong sa mga residente. Nagpasalamat ko dako sa BIPAR, sa similya nga among nadawat o sa 27 IB o kang Inday Sara sa amuang nadawat nga fingerlings diri sa Paradise. More than 50% dito sa 47 na people's organization, they are already earning additional income. At dahil yan do sa suporta nung ating mga partner agencies. Ang TESDA, nagbibigay sila ng training. Ang DOLE, mayroong mga starting kit. Partner natin ang BIFAR na nagbibigay ng mga fingerlings, ang DA, at ang Peace 911. So, dahil dito, mas lalong namulat ang mga komunidad, ang ating mga residente na isa lang ang pwedeng makatulong upang mabago ang kanilang pamumuhay at ito ang ating gobyerno. Mula Disyembre 2020 hanggang kasalukuyan, nagtala ng zero incident ang 27th IB patungkol sa ekstorsyon, recruitment maging sighting ng NPA na resulta ng focused military operations ng kasundaluhan.